Yo, what's up YouTube? Ayun, magandang gabi po sa inyo dyan at magandang umaga, tanghali at gabi kung saan man kayong sulok ng mundo. Ayun, alright. Ang video na ito atin natin kay Balita Hub TV. Courtesy po tayo sa audio ng video na ito ay kay Jake Magnus TV. Ayun, nasa description lang po ang kanilang mga channel. Pakisubscribe at pakibisita na lang po. Ayun. Kumusta po kayo? Maraming salamat sa ating mga bagong subscriber at saka mga bagong pasok sa ating channel. Thank you very much sa ating sa inyong suporta, mga sir, mga ma'am. Ayun. Bago lahat, inimbitahan ko po kayong i-subscribe ang ating channel. Huwag kalimutan na i-like, comment at pa-hit na rin sa ating notification bell para ma-update kayo sa ating mga bagong in-upload. Ayun guys, wala na tayong patubig-tubig pa, silipin na natin ito, baka masilip pa ito ng iba. Ayun. Pusok sa inyo mga kababayan. Ito po pag-uusapan natin, mga kababayan, ay yung katanungan ng napakarami nating mga kababayan na kung saan sabi po dito, eto daw pong Itbulaga trademark ay mababawi na nga ba ng Tito Big and Joey or ng TBJ? Dito daw po sa mga halusos at saka daw po itong si Sir Joey De Leon mga kababayan, meron daw pong good news o revelasyon patungkol po dun sa trademark ng Itbulaga. O ano kaya yun? Pero bago natin pag-usapan yan mga kababayan, ay nais ko lamang po sabihin sa inyo na kung kayo po ay bago pa lamang po sa ating YouTube channel, hinihikahit ko po kayo na huwag po sanang kalimutan na i-like itong live streaming natin na ito at huwag nyo na rin po kalimutan na mag-subscribe sa ating YouTube channel. Hit nyo na rin po yung ating notification bell para lagi po kayo description lang po guys. Mag-upload po tayo or mag-live tayo ng mga ganitong klase ng video. At gusto ko din po kayong batiin ng isang magandang umaga, tanghali, hapon, gabi, saan man sulok na mundo kayo naroroon. Papa sa Pilipinas man po kayo or ibang bansa, sana po ay nasa mabuti po kayong kalagayan at gabayan po kayo ng ating Panginoon. Mabuhay po kayong lahat mga kababayan. Anyway, punta naman po tayo sa next topic natin. Eto na yung sinasabi ko eh. Napakaganda nito mga kababayan. Alam nyo ba si Bell Spills Not Post 19 hours ago na kung saan sabi po dito, nararamdaman ko at napakalakas ng fighting spiritual ko. Tape Incorporated ang mananaig sa laban dahil legit sila ang owner ng longest run time show na Itbulaga daw po. Tama, masaya. Sama-sama tayo. Ngayon, patunayan natin yan. Mga kababayan, tanggalin natin yan. Alam nyo ba, diba sinabi ko kanina, may binasa ako sa inyo kanina. Eto, magkukonek-konekto doon sa panaginip ko. Isipin nyo yung sinabi ko kanina sa live natin. Diba, bago natapos, yung ano natin mga kababayan, bago na lobat, yung ating ano, yung ating sound card. Diba, sabi ko sa panaginip ko mga kababayan, nag-meeting yung mga executive ng GMA7 at saka yung taga-tape. Eto na. Hindi niya lang alam, eto, 9 hours ago, sabi niya dito, the good relationship between GMA and Tape Incorporated. Kapurihan kayo at sumainyo ang malalaking biyaya at higit sa lahat, pagtibayin ng, ng poong may kapal, ang magandang samahan mula noon hanggang ngayon. Sabi pa dito, batid naming mga tagahanga, ang mamutawi ang walang kapantay sa pagmamahalan sa pagitan. Ramdam na ramdam ko at ako ay nasasabik sa mga sumunod na araw. Ang saya talaga ng Itbulaga ngayon. Buong bayan ay nasasabik manood tuwing tanghali. Maging ang mga basher ay sumusubaybay sa tahanang pinakamasaya. So ngayon mga kababayan, hindi yan yung purpose natin dyan kaya natin binasa. Etong litratong ito yung purpose natin dyan. Kasi nga mga kababayan, diba sabi ko sa inyo, nag-meeting yung mga taga-tape at saka yung executive ng GMA7 na kung saan mga kababayan, eto, basahin ko lang ulit yung napanaginipan ko. Saan ko ba napanaginipan? Eto. Sabi ko sa panaginip ko kanina, eto yung sinabi ko eh. Aha. Eto.
Kagabi, may closed door meeting ang mga executive. Panalo tayo dahil ayaw na ibigay ng GMA ang noontime air sa tape kahit magpalit ng pangalan ng show. So yan yung sinasabi dyan, mga kababayan. Legit yan, bunso. Di pa lang na ilalabas but soon mabubulaga na lang ang mga viewers. So eto, mga kababayan, kung makikita nyo, eto closed door meeting yan. Kung makikita po ninyo yung ipinost na yan, yung kapopost lang na yan, mga kababayan, closed door meeting po yan na kung saan nandudun yung tape at saka yung executive ng GMA7 di umano. So kita nyo. Yan. Wait lang, may ads. Skip mo na, wala sa hub. Yes, you're good at your job, but your processes though... Sorry. Kanya naman, nandiyan dyan sila mga Anet Gozon, tsaka yung abogado ng Tape Incorporated, at tsaka yung CEO ng Tape Incorporated, mga kababayan. So ngayon, mga kababayan, ano kaya ang napag-usapan nila? Alam na this. Yan na ba, mga kababayan, yung isang sinyalis, natatapusin na lamang yung kontrata at mag-goodbye na ang Tape Incorporated sa GMA. Mm-hmm. Yan naman po ay patanong. Patanong lang naman po yan. Yan ba ay isang sinyales na kaya naghahanap ng istasyon ang Tape Incorporated ay dahil baka hindi na sila bigyan ng another contract ng GMA7? Patanong lang po yan, ha? Sabi ni Matt Teresa de Jesus, good PM Sir Jake Magnus. Ayan. So sabi dito ni Kuya Romel Dionisio, good relationship talaga. Diyos me, nanganganip na nga. Malilibwak sila dahil paon na sila sa utang. Ay, sweet. Ayaw na sa fake bulaga. Alam nyo, mga kababayan, na ito. The closing is coming, sabi ni Malditang Inday. Alam nyo kasi, mga kababayan, na ito, closed door meeting yan. Kung makikita ninyo, ayan sila. Yan, closed door meeting yan, mga kababayan. So, hindi po good relationship yan. Closed door meeting po yan. At napanggit nung aking kausap sa panaginip, mga kababayan, na ayaw nang ibigay ng tape ng GMA7 sa Tape Incorporated yung airtime or yung oras, mga kababayan, nila tuwing tanghali. Ano po, ayaw nang ibigay ng GMA7 kahit daw magpalit pa ng pangalan. So napanggit pa nga doon yung pagpapalit ng pangalan. Mamaya may sisingit natin yan. Kasi nagpaparegister, I think nakapending ata yung ipinaparegister ng Tape Incorporated na Itbulaga Happy. Mamaya talakayin natin yan. Pero anyway, mga kababayan, kayo ano masasabi nyo dito? Eto, nagkukonek-konek na yung mga nakakarating sa ating impormasyon pamula sa panaginip natin na nag-close door meeting. Actually, may lumabas ng picture at ayan yon. Sana all. Yan, ika nga sabi ni Kamandag, tahan ang pinakamasaya, ipasara. Hintay lang kayo sa mga susunod na araw, biglang puputok yung balitang Batay. Yan. Either dun kay Baklitas, mga kababayan, or mismong sa National TV na rin. Ano po, na parang maliligwak na, hindi na, eto lang naman, baka. Na parang baka maliligwak na, at parang baka, mga kababayan, hindi nabibigyan ng another contract. Dahil nga inihahanda na baka yung It's Showtime na maging main show ng GMA7. So anyway, mga kababayan, kayo, ano masasabi nyo dyan? Comment below na lamang po. Punta naman po tayo sa next topic natin. Eto, alam nyo ba, mga kababayan, kanina, nung opening ng EAT, may binitawang salita si Master Henyo Joey De Leon na talagang magpapatunay, ano po, na malaki ang pag-asa na mababawi na ng Tito Bikin Joey yung trademark na Itbulaga. At sumabay pa ito, etong nakita nating video ito, etong ipinasa sa atin, na vlog nitong si Ferdinand trending, mga kababayan. Ano po, talagang tugman-tugma dito. Kasi nga naman, bakit ka pa magpaparegister ng another trademark kung sigurado ka na nasa sa'yo na yung 10 years na renewal ng trademark? Yan yung napakalaking mga kababayan, na masasabi natin. Yan yung napakalaking katanungan. Bakit ka pa magpaparegister? Eh meron ka na ng trademark. Sigurado ka na nga dyan. Ano yun? Parang dehado na sila kaya naghahanda na sa panibagong title ng noontime show nila. Yung Tape Bulaga. So ngayon, kaya pala sila gigil na gigil na harangin dati yung Itbulaga, mga kababayan, na ipinaparegister o yung application ni Master Henyo Joey De Leon patungkol po dun sa kanyang pagpaparehistro ng Itbulaga ay dahil pala meron din silang nakapending na
pangalan ay pinaparegister po sa class 41 naman. So ito yun mga kababayan, mamaya natin anuhin niya, pakinggan muna natin yung binitawang salita ni Master Henyo kanina. Ito yun. Wait lang. Alam nyo ba nag-post si Master Henyo sa Twitter? Ito po yung post po niya. Sabi niya, hindi lang pala red queso di bola kung hindi gold medal for basketball. Ayun. Congrats Gilas dahil nakakuha po ng gold medalist ang Gilas Pilipinas mga kababayan. So ngayon, ang sabi pa dito, ito daw. Gets. And while eating our queso to celebrate, we are waiting for the return of another bola. Ano kayang bola yun? Ayun. Sabi niya dito. Alam na this. Or... Ay, Jesus. Skip muna balita. Sorry. Bola. Bola gets, mga kababayan. Alam na. So, gets nyo. So, ibig sabihin, yung Eat Bulaga may possible or malaki yung pagkakataon na bumalik na sa Tito Big and Joey. Kaya kung makikita ninyo, etong kabila, nagpaparegister sila or may nakapending sila na trademark registration dito sa IPO Philippines. Yun pala, mababawi pala sa kanila. Eto, tingnan natin mga kababayan. Wait lang, pakinggan nyo itong sinabi ni Master Henyo. Eto yon. Aha. Feel na ang Kapaskuhan dito sa EAG! At sa matura pa, mga kaibigan, dadati po, inilawan na yung aming pinakamalaking queso di bola. Matatagpuan nyo dito sa Reliance sa Sheridan, yung Big Red Bull. Yung pala, hindi lang nila ibig sabihin nun. Dahil a few minutes after, another bowl ang nakuha natin. Basketball, gold medal. At hindi lang yan. Hindi pa tapos. Hinihintay pa natin ang pagbabalik ng isang bowl. Ayun. Bulaga. Okay. Oo. Oh, yun yung sinabi ni Master Henyo. Kaya nga malakas yung fighting spirit natin dati na sabihin na malaki yung possible na maibalik po. Ano po, na maibalik dito kay Master Henyo Joey De Leon mga kababayan at saka dito sa Tito Big and Joey sa TBJ yung pangalan or trademark na Itbulaga. Kasi alam nga naman natin kung sino yung tunay na creator po noon, which is etong si Sir Joey, etong si Master Joey, si Henyo Master Joey De Leon mga kababayan. Ano po, siya talaga correct yung tunay na creator po noon. So ngayon mga kababayan, dun pa lang sa pagharang ng IPO Philippines dun sa opposition nitong Tape Incorporated, nangangahulugan na yan mga kababayan na panalo kasi kung wala nang humaharang dun sa application ni Sir Joey De Leon, ibig sabihin malaki ang tsansa na mag-proceed po yun. Dahil wala nang humaharang, malaki ang pag-asa na yung trademark na Itbulaga is ma-register sa class 41 mga kababayan or yung for entertainment. So kung matatandaan po natin yung sa Tape Incorporated, naka-register po yun for merchandising, hindi po for entertainment. Ayun. May liwanag na. Di ba, bakit pa nagparehistro na gumawa sila ng yung Tape Bulaga ng bagong pangalan, titulo ng non-name show, di ba? Tape Bulaga Happy. Ibig sabihin, alam na nila ang mangyayari, di ba? Alam na yun, at nagpasabog si Joey De Leon ng hint lang sa ano yung good news na sinabi niya. Diba? Kayo na lang makakaintindi nun. Ayun. Aliwanag na. Ayun, at kung pala yung bago sa ating channel, inimitahan ko po kayong subscribe sa ating channel. Paki-subscribe, like, comment, at pahit na rin sa ating notification bell para ma-update kayo sa ating mga bagong ina-upload. Ayun guys, ang video na to, paki-subscribe na lang po kay Balita Hub TV at saka courtesy po tayo kay Jake Magnus sa audio ng video na to. Kaya hanggang dito na lang po ang ating reaction video. Ingat po kayo lagi dyan. God bless kung saan magayong roro. Ayan, babush!